napapanood ng kanyang fans sa entablado ang pop superstar na si Sara Geronimo. Kasado na ang lahat para sa big stage comeback ng singer na mapapanood sa film concert na tala ngayong March 27, 8 p.m. Hindi pa man nagaganap ay marami na ang excited sa naturang concert. Ang ibang gustong manood ay malungkot dahil nag-sold out agad ang VVIP tickets in 3 days lamang. Samantala dahil sa in-demand ng marami at ang gusto ng iba ay sa VVIP ticket, inanunsyo ng Viva na available muli ang VVIP tickets ng concert no Sara Geronimo. Marami ang natuwa at nag-aabang na kung kaya't karamihan sa kanila ay hindi na nagpahuli pa. Sa post ng Viva na, hindi pa huli ang lahat dahil we're making more VVIP tickets available for Tala the Film Concert. Don't miss the chance and get your tickets now. Si Sara Geronimo lang ang malakas yan ang sigaw ng kanyang mga supporters. Samantala namangha ang ilan dahil siya ang kauna-unahang performer na ganapin ang concert sa Araneta kahit digital lamang ito. Patunay lamang na kahit hindi siya napapanood ay in-demand parent siya ng nakakarami. Ibinalita rin ng Global Pop Chart na, Sara Geronimo na, Filipino pop star, Sara Geronimo online concert was an instant hit and sells out premium tickets in less than 3 days after its announcement. Hashtag Sara Geronimo breaks record for having the most expensive, beating international acts and highest grossing local online concert after days from announcement. Isang fan din ang nagkomento sabay sinabi na wow, iba ka talaga. At just Sara, ang prices ng Tala concert mo beats international act breaks records and highest grossing online concert, which are the news of no less than. At Global Pop Chart, congrats and hope there will be a part 2. Kahit na Tala the concert ng film nang ay virtual online, marami pa rin sa kanyang mga pag-endorso ang nag-sponsor nito. Sigurado ako, dahil 1 month to go pa ang concert, may madagdagan pa dito. Tunay na walang makakatalo sa hashtag Sara Geronimo. Digital concert lang ito, ngunit tingnan ang mga sponsor. Being the most in-demand celebrity endorsers. Nag-iisa ka Sara G. Ang huling live na konserto ni Sara, pinag-isa, ay isang pinagsamang palabas kay Regine Velasquez na ginanap noong Pebrero 2021 buwan bago ang lockdown ng bansa dahil sa pandemya. Hi guys! Samahan niyo po akong panoorin ang kauna-unahang concert namin ng nag-iisang Asia songbird, Ms. Regine Velasquez Alcacid, sa Unify. Ay mapapanood sa digital on Viva Max. Mag-download at mag-subscribe lang po for only 149 pesos per month. Available na rin po ang Viva Max vouchers on Shopee and Lazada. Dahil sa Viva Max, beat it to the max! Ipinagpatuloy ng pop singer ang mga pagganap sa entablado sa pagbabalik ng variety show na ASAP noong Hunyo, ngunit walang live na madla. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay napalampas sa yugto ng ASAP. Ang kanyang huling itsura sa entablado ay noong Nobyembre at ang kanyang mga palabas ay naitala na. Ang konserto na ito ay maaaring makabawi sa mga tagahanga na inaabangan ang panahon ng kanyang mga stellar show. Na naitap sa Araneta Coliseum noong Disyembre, magkakaroon ng pagkakataon ang mga tagahanga na masaksihan ang inaasahang film concert ni Sara Geronimo na pinamagatang Tala, na inspirasyon ng kanyang napakalaking hit ng parehong pangalan na naging isa sa pinakamalaking kanta noong dekada. Pinangalanan pagkatapos ng kanyang hit smash, ang 2 oras na pelikula ay nag-aalok ng 1 live na karanasan sa konserto kung saan makikita ng mga tagahanga ang pagganap ng bituin ng 18 kanta kasama ang kanyang sariwang interpretasyon ng Kilometro, Ikot-ikot, at Isa Pang Araw. Ang isang sorpresang panauhin ay sumali rin kay Sara sa entablado para sa 2 espesyal na numero. Ang mga manunood ay maaari nang bumili ng regular na tiket sa halagang P1,500 at mga tiket sa VVIP sa halagang P3,000. Ang mga may-ari ng VVIP ticket ay gagamot sa isang espesyal na segment ng pakikipag-ugnay kay Sara sa pamamagitan ng Zoom.
Ang music video ng Tala ni Sara Geronimo ay umabot sa 1 milyahe sa YouTube. Ang video na inilabas halos 4 taon na ang nakakaraan, nakakamit ang isang bihirang lokal na gawa noong Miyerkules dahil naitala nito ang higit sa 160,000 panunood. Mula nang maipasa ang 141,000 marka, ang Tala ay tinawag bilang pinakapinanood na OPM na video ng musika sa streaming site. Ang Tala ay isang hit na una itong dugo sa 2016, na nanalo ng 1 pares ng mga barangay para sa kanta at music video ng taon. Ang katanyaga ni Corcho Dapat Sign ng G-Force ay dumating kasama ang choreographia na puno ng mga nakakatuwang galaw na ang gawain ay nagbigay ng libu-libong mga pabalat. Ang Tala ay isang hit noong una itong debo sa 2016, na nanalo ng 1 pares ng mga parangal para sa kanta at music video ng taon. Ang katanyaga ni Jorchel Dapat Sai ng G-Force ay dumating kasama ang choreographia na puno ng mga nakakatuwang galaw na ang gawain ay nagbigay ng libu-libong mga pabalat. 4 taon mula nang ito ay pinakawalan bilang isang solong, mayroong 1 oras kung saan imposibleng hindi marinig ang Tala o makita ang isang taong sumasayaw dito kahit saan. Mula sa mga pagganap ng drag at mga hamon sa TikTok hanggang sa mga Christmas party at K-pop concert, mas maraming tao at mga kilalang tao ang nakagat ng Tala fever. Yes Queen! Asia's pop star royal ties Tala music video hits 170,000. Hindi pa babayaan ang daang dinadating ka. The Artists Agency in a post across its social media platform. Ang mga gumagamit ng Iwan sa Pilipinas ay maaari ring bumili ng regular na mga tiket na nagkakahalaga ng P1,500 sa pamamagitan ng web sa iwan.com at sa Android app. Pansamantala, ang mga tagahanga sa labas ng Pilipinas ay makakakuha ng regular na mga tiket sa halagang $29.99 sa Iwan at TFCIPTV. Narito panuurin natin ang naging papuri kay Sara kung saan ikinagulat niya ito. Congratulations for surpassing the all-time high of the Loreto Coliseum for a local concert. Yes.